Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ng ito, gagawa tayo ng electric cooking heater. O i-repair natin to kung anong sira nito. Medyo may karumihan na siya, may kalumaan na siya guys. Kaya ganito nang itsura niya. Ngayon, paano ba natin i-repair ito? Titestingin natin ito. Sasaksak natin guys. Ito yung extension ko. Ayan. Wala, hindi mainit. Hindi siya umiinit guys. Titingnan natin kung anong sira nito. Bubuksan natin. Pero bago ang lahat, intro muna tayo guys. Ngayon guys, itutuloy na natin ito. Bubuksan natin ito. Okay lang yan, naka-off na naman yung ano, safety yan. Yung ano natin, extension. Ngayon, ito na siya, yung itsura niya sa loob. Ito yung connection niya. Ito muna ititingnan natin guys kung may tagalan natin muna dito kung may continuity. Patatawirin natin dito, titingnan natin dito kung tumawid yung ano rito yung continuity nya. Ito may nakalagay rito yung line, ito yung line nya, ito yung neutral nya sa line, line to line tayo, line to line. Wala. Sa neutral tayo. Mayroon ng neutral. Ibig sabihin may putol. Ngayon, dahil may ano ito siya, may fuse type ito siya yung ano niya, yung plug niya. Titingnan natin. Titingnan natin mamaya, pero sasukatin muna natin 'to yung ano niya, yung heating element niya kung may ano, resistance. Buo pa guys. Ibig sabihin ito yung heating element nya, ito yung heating element nya guys, oh ito, yan ang heating element nya. Ngayon titestingin natin, okay naman diba, may continuity sya. Ibig sabihin dito lang yung may problema, yan dito sa linya na to, ganun lang yung pag ano guys, pag trace. Ngayon bubuksan natin ito dahil fuse type ito, baka bumigay din ng fuse. Ngayon ito yung fuse nya. Ngayon ito yung fuse nya guys. Testerin natin. Wala siyang continuity. Ibig sabihin putol yung fuse nya. Didampiran natin. Dahil putol yung fuse nya ito guys. Ito yung ano nito. Ito yung fuse niya, putol. Ngayon, ang gagawin natin, ito sa guys, nabubuksan ito siya. Nabubuksan. Bubuksan mo ng ganyan, oh. Ayan, naputol yung fuse kanina. Inuha ko na. Ngayon, papalitan lang natin ng ganito. Ayan. Yung, kasing laki lang yung naputol doon kanina. Nakaya niya putulin. Ngayon, papasok lang natin yan dito guys. Yan. Ngayon, ganun lang yung pagpalit ng dapat yung kinuha, yung ano nya, maliit lang din siya yung ilalagay nyo na fuse. Para kung sakaling bumigay, puputol kagad siya pag may nag-short dito sa loob nito ng mga element. Ngayon, bubuksan mo lang ito. Yan. Tapos, ipasok mo sa dito. Yan. Pupasok mo na ganyan. Ibaluktot mo lang sana ganyan guys, oh.
dito. Yan. Tapos ibalik mo lang ito yung ano niya. Yan yung cover. Ganun lang yan. Yan, cover mo ng ganyan. Okay na yan. Okay lang siya. Hindi na masyado kalakihan ito yung nilagay natin. Kaya safety ito. Tapos ibalik natin dito. Ibalik natin yung cover. Nabubuksan nyo yan guys, yung piyos. Ngayon titestirin natin ulit. Yung tumawid na ang ano nya, yung continuity sa ito yung ano nya, neutral. Sa neutral tayo. Kung buo na siya, mayroon. Oh, mayroon na. Okay na siya. Ano lang siya, kadali. Pag sinot natin ito. Mayroon na siya. Oh. Shortage na siya. Ibig sabihin, okay na. Yan. Pwede na, wala. Ang ngiti element niya, okay lang naman guys. Ngayon, titingnan natin kung gagana na ito. Ibalik na natin yung cover. Yung sa cover niya, niya power alternating current to 20 volts, 50 to 60 hertz, 1000 watts, made in China. China na naman. Ngayon, isauli na natin. 1000 watts siya. Balik natin siya. Ngayon guys, nabalik na natin. Okay na siya. Isaksak natin. Itestingin natin kung gagana. Ayan. Ah, gumana na siya guys. Kukunin natin yung amperahe niya, yung kung tama yung nakalagay sa watch niya. Gamitan natin ang clamp ammeter. Ay, sunog na oh. Usok na siya guys oh. Mainit na siya. Ibig sabihin gumagana na. Titingnan natin kung tama yung nakalagay niya na. So 1000 watts siya. 220 volts to 1000 watts. I-ano natin, kunan na natin ang amperahe niya. Lagyan natin ng connection dito. Para ma-ano natin. Testing kung tama ba. Kunan natin ang amperahe siya guys. Kung ilang amperes ba. Tapos compute natin kung tama ba yung sabi na ano siya, 1000 watts. Ilagyan ko nito para may pasok ko dito yung ano natin, yung clamp ammeter. Ngayon guys, sumaapoy na siya yung heater natin, cooking heater natin, electric heater. Ngayon nakalagay yung ano natin sa to 20 amperes, dapat mababa lang kasi hindi naman masyado malakas ito. Pag sa 200 to 400 amperes, hindi niya masyado ma-reading na maayos. Ngayon, ilagay na natin. For to 15 amperes yung nakalagay. Ngayon, kunin natin yung watch niya, kung tama sa watch niya yung nakalagay doon. For 4.15, yan ang amperes niya, yung current niya, times yung voltage natin, 220 volts. Ito yung voltage niya,
Ang answer nito is watch. Pag sa ohms law mo ginamit guys ha. Ang answer niya is 913 watts. Bali ito yung watts niya. Yan. Ganun lang yung pagkuha guys. Amperes times voltage equals watts. Eh kulang siya ng ano pa? Konti lang diferensya. Sige guys, sana may natutunan kayo sa pag-repair nito at saka pagkuha ng watts nito kung tama. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know.